So, ayan guys, gagawa ako ng crispy kangkong kasi merong natirang kangkong sa ref. Pero tatanggalin muna natin guys, yung dahon lang yung niluluto dyan. So, maghihimay lang muna ako. Ayan, binalawang ko na to, tapos pinatulo ko na muna siya para medyo tuyo. Unti lang yung ano ko kasi isang tali lang yung kangkong ko. Tsaka yung dahon na medyo malaki lang yung ginamit ko. Tapos kailangan natin ng flour and cornstarch. So, same amount lang. So, tansyahin nyo na lang. Alam nyo naman, di ako masyadong matansya. Ay, ma-particular sa sukat. Then, ano, ajigin na sa flavor seasoning mix. So, i-mix lang natin to. Ayan, pagsamahin lang natin yung flour at saka cornstarch. Unti lang kasi unti lang yung dahon eh. Tapos maglalagay din tayo ng ajigin sa flavor seasoning mix. Ayan, tapos kahit anong brand yung gamitin nyo, kaya na kasi masarap tong ano eh, tong ajigin sa. Yung iba gumagamit nung magic fry, yung iba salt and pepper lang, so kala kayong mag-decide. Then, pepper. Maglagay din tayo ng pepper. Ayan. Mix lang muna natin. Tapos, yung iba gumagamit ng itlog. Kaya lang, sa akin, may napanood ako hindi na kailangan ng itlog. So, tubig na lang para mas matipid. Ayan. Maglagay tayo ng unting tubig. Kasi magiging crispy rin naman kahit walang itlog. So, again, tansya-tansya lang. Saka hindi siya masyadong ano, pag maitlog kasi guys, hindi gaanong nagiging crispy yung ano. Ayan. Kailangan mix na mix yung ating butter. Painit na ako ng mantika. Tapos i-dip nyo lang guys yung dahon dito sa ating ano, yung butter na yung mixture kanina. So painitin muna natin. Make sure lang guys na mainit yung ano yung mantika bago nyo siya ilagay. So ayan, mainit na yung mantika. Ayan. Unti lang kasi yung mantika namin. Kaya ganyan lang. Ayan. Huwag yung masyadong pagdikit-dikitin. Pwede pang mas maganda nga guys kung ano yan eh, mas maraming mantika, kaya lang syempre titipid. Yan, tapos ibaliktad nyo lang kung ano. Hindi pa yata crispy. Yan mo muna siya. Yan na yung last batch. Nagkasya naman guys yung ating butter dun sa isang taling kangkong. So, ayan siya. So, damihan nyo na lang yung mantika kasi si Papa kasi unti na yung mantika. Saka kung meron kayong non-stick pan, siguro mas madali kung non-stick pan yung gamit nyo. Ngayon guys, sa usawan, kailangan natin ng ketchup and mayonnaise. So, imimix lang natin siya. Para lang siya yung, ano, yung sa usawan ng cheese stick. Guys, mayonnaise and ketchup, then mix nyo lang. Meron din ako nakita guys, ginamit nila mayonnaise and garlic powder. Yung iba naman suka na may mga sibuyas saka ano, chili. So, ito na guys yung finished product, ang aking crispy kangkong. Ayan, napakadali lang niyang gawin guys. Hindi na ako nag-add ng asin kasi sakto na yung isang sachet ng ajigin sa. So, ito yung sa usawan. So, picturean ko pala muna, no? Ayan, ganyan ang sarap niya. Sumikim ako isa.
sarap. Pwede itong pang merienda. Snack. Sarap. Try nyo to guys. Crispy kangkong.